Mineral. Ang Guard C, Nutri-Cleanse at Fast Relax ay mabibili na sa lahat ng mga branches ng Rose Pharmacy nationwide. Isang taon ang nakalipas nang ang mundo ay tumigil. Nakakatakot, marami ang nangamba. Nawala ng trabaho at ang iba, nawalan pa ng miyembro ng pamilya. I can't kiss his hand, I can't, you know, I can't touch his hand. Ngayon, nagbago na ang mundo. Wala mang kasiguraduhan, pero tuloy lang ang laban. Katuwang ang ating mga frontliners. Ituloy lang natin ang pagkakaisa, pagtutulungan. Huwag tayong bumitaw, laban lang, at patuloy na sundin ang mga paalala ng gobyerno. Mag-face mask, face shield, social distancing, at palagiang maghugas ng kamay. Kabrigada, humarap man tayo sa krisis dahil sa pandemya. Pero basta sama-sama, COVID-19 ay kaya. Bagong taon, bagong pag-asa. Brigada. Change lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Winning hearts everywhere. By passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Pangulong Duterte hindi matiyak kung kailan magkakaroon ng Pilipinas ng sapat na bakuna kontra COVID-19. 11,429 na bagong COVID-19 cases na itala sa Pilipinas. Mga tauhan ng higher education institutions kasama na sa A4 vaccine priority list. Mahigit 4,700 contact tracers na deploy sa Metro Manila ayon sa DILG. Ang DA inirekomenda ang pagsasampa ng kaso laban po sa dating BAI chief kaugnay ng permits sa pork imports mula sa ASF hit countries. Gobyerno literal na nagtatapon ng pera sa karagatan dahil sa Dolomite Beach Project ayon sa ilang grupo ng mga siyentipiko. At ang papal nunsyo nanguna sa komemorasyon ng kauna-unahang Christian baptism sa Pilipinas. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Biyernes, mga kabrigada, April 16, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, ikinalungkot ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa rin sapat ang stock ng Pilipinas sa mga bakuna kontra COVID-19 para po sa inoculation ng lahat ng healthcare workers.
Binigyan din ng Pangulo sa kanyang ikalawang televised address ngayong Linggo na ang mga health workers naman talaga dapat ang prioridad sa vaccination program. Aminado naman ang Presidente na hindi niya pa masabi ngayon kung kailan magkakaroon ng sapat na supply ng bakuna ng bansa. Pero sa kabila nito, ay hinimok ng Pangulo ang publiko na huwag matakot dahil patuloy na nagsusumikap ang gobyerno para maging maayos ang sitwasyon. Before it gets better, we'll have to go to the worst of times. Hindi lang ito ang ano. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything, not nothing. Government is trying to get the things to fix all of us. Yung mga bagay ngayon, nandyan, pero wala sa ating mga kamay. Anyway, so, nandito man tayo sa, we have to report to the people. Kailangan ninyo kami marinig. At sabihin ninyo baka wala ng talagang solusyon ito. Matatandaang sa ngayon ay tanging ang mga bakuna lamang galing Sinovac ng China at sa British drug maker na AstraZeneca ang available dito po sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, na iulat ng Department of Health ang 11,429 na bagong COVID-19 cases na dahilan ng pagsipa ng kabuang tala nito sa 904,285. Ito ay kahit nasa 7 laboratorio ang bigong makapagpasa ng datos sa itinakdang oras. Sinabi ng DOH na naging dahilan ito para sumipa ang kabuang bilang ng mga aktibong kaso sa bansa sa 183,527. Mula sa nasabing bilang, 96% ang mild, 2.8% ang asymptomatic, 0.5% ang severe, at 0.4% naman ang critical condition. Inihayag rin ng DOH na sumipa ang total recoveries ng bansa sa 705,164, kabilang na ang 856 na pasyente na kagagaling lamang mula sa sakit, habang ang death toll naman ay umabot sa 15,594 matapos itong madagdagan ng 148 na bagong fatalities. Samantala, meron namang 24 na duplicate cases ang inalis mula sa kabuang tala ng kaso, habang may 68 cases naman ang dating natukoy bilang recovered ang na-reclassify bilang death. Brigada Balita. Mga kabrigada, tanggap tayo ng mga reports. Ang mga tauhan po ng higher education institutions kasama na sa A4 vaccine priority list. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Live Report. Iniligay na sa ilalim ng kategoryang A4 ang mga tauhan ng mga private at public higher education institutions para sa priority list ng COVID-19 vaccination program ng gobyerno. Inaprobahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang bagong klasifikasyon. Layo na nagsabing desisyon na mapayagan ang mga tauhan ng higher education institutions na tumanggap ng mga ipapasang student requirements, mag-compute ng grades, mag-proseso ng clearances at mag-issue ng transcript of records, diplomas at iba pang credentials ngayong school year. Pinuri naman ng Commission on Higher Education ang pagkilala ng IATF sa mahalaga at kritikal na papel ng HEI personnel bilang frontliners at sa pag-upgrade ng kanilang klasifikasyon sa A4 mula sa B1. Inihayag ni CHED Chairman Prospero de Vera III na kailangang mabakunahan sa lalong madaling panahon ang mga personnel sa college institutions para matiyak na hindi madidelay ang kanilang pagproseso sa mga dokumento ng mga estudyante na nagpapatuloy sa pag-aaral at ng iba pa na magtatapos na sa kolehiyo. Mababatid na ilan lamang sa mga nasa ilalim ng A4 category sa priority list ng gobyerno ay ang mga tauhan ng commuter transport, kabilang na ang logistics, frontliner government workers sa justice, security, transport at social protection sectors, mga tauhan sa food manufacturing, food retail at food delivery, mga government frontliner workers at iba pa. Yan ang report natin ng Guard C, Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito si Brigada Jan Bayot ng Brigada News from Philippines, the Bisika News Authority. Brigada Balita! Mahigit 4,700 contact tracers naman na deploy sa Metro Manila ayon sa DILG.
si Brigada Dian Poblete sa balita. Brigada Dian, ibrigada mo. Brigada Live Report. Inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG na tinatayang nasa 4,754 na bagong contact tracers ang na-deploy sa National Capital Region. Sinabi ni DILG Officer in Charge Undersecretary Bernardo Floresi Jr. na mga benepisyaryo ng assistance program ng Department of Labor and Employment ang mga bagong contact tracers. Ayon kay Floresi, idadagdag ang 4,754 na individual sa kasalukuyang 10,000 contact tracers sa NCR. Karamihan sa mga bagong contact tracers o 1,084 mula sa 4,754 ay na-assign sa Quezon City, na sinundan naman ang Manila na may 757 at Caloocan na mayroong 585. Inihayag naman ni Floresi na kailangan nila ng 17,000 contact tracers para sa Metro Manila. Base kasi sa ideal ratio, kailangan ang isang contact tracer sa bawat 800 tao ng populasyon. Yan ang report hatid ng Yummyvit Syrup, ang multi vitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Dian Poblete ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sa ibang balita na tayo. Inirekomenda po ng Legal Service ng Department of Agriculture ang paghahain ng mga kaso laban sa dating head ng Bureau of Animal Industry, kaugnay ng umano'y pag-i-issue ng permit para payagan ang importasyon ng mga baboy mula sa mga bansang mayroong kaso ng African Swine Fever o ASF. Ang kasong korupsyon at administratibo laban kay dating BAI Director Dr. Ronnie Domingo ay nag-ugat sa pagbibigay pa rin ng sanitary at phytosanitary import clearance para bigyang taan ng pork imports mula po sa ASF-infected countries gaya ng Belgium, Hungary, Germany at China. Ito po ay sa kabila ng paglalabas ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol ng ilang memorandum orders na huwag payagan na makapasok ang mga baboy mula sa mga nasabing bansa. Una nang itinanggi ni Domingo na ngayon nakatalaga sa Philippine Carabao Center ang pagbibigay ng permits para po sa importation ng pork products mula sa ASF hit countries sa kabila ng pagkakaroon ng memorandum orders na nagbabawal dito. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang gobyerno literal na nagtatapon ng pera sa karagatan dahil sa Dolomite Beach Project ayon sa ilang grupo ng mga siyentipiko. Si Brigada Maricar Sargan sa balita. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Report. Hinimok ng grupo ng mga siyentipiko ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagtuunan na lamang ng pansin ang COVID-19 response nito imbes na gastusan ang replenishment ng controversial na dolomite sand sa Manila Bay. Sa isang pahayag binatikos ng AGHAM Advocates of Science and Technology for the People, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, dahil sa pagiging tone deaf nito sa epekto sa ecosystem ng bagong batch ng dolomite sand na itinambak sa Manila Bay. Tinukoy ng grupo bilang pure hogwash ang sinasabi ng gobyerno na makatutulong ang White Sand Beach experience sa overall mental health ng mga Manilenyo. Iginiit ng grupo na ang mahalaga ngayon matugunan ang lumalaking pangamba ng mga tao kaugnay sa anilay palpak na COVID-19 pandemic response ng gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinunto ng AGHAM na literal na nagtatapon ang gobyerno ng pera sa karagatan dahil nagamit sana ang pondo para sa Dolomite o Dolomite Beach sa pagpapaganda ng mga pasilidad ng mga paggamutan, vaccine procurement at financial assistance sa mga Pilipino na labis na naapektuhan ng pandemya. Binigyan din naman ng grupo na makasasama ang Dolomite sa buong rehabilitasyon ng Manila Bay, partikular na sa paglaban sa coastal erosion at sa posibilidad ng oxygen deficiency sa mga kalapit nitong marine ecosystems. Inihayag rin ng grupo na hindi ligtas mamasyal sa Manila Bay dahil sa taglay nitong mataas na level ng coliform. Matatandaan na noong Miyerkules lamang, itinambak ang panibagong batches ng dolomite sand sa Manila Bay na isang proyekto ng DENR na nagkakahalaga ng 389 million pesos. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, pinangunahan ni Papal Nuncio Archbishop Charles Brown ang komemorasyon ng kauna-unahang Christian baptism sa bansa sa isang misa na isinagawa sa Plaza Zugbo sa katabi lamang
ng Basilica Minor del Santo Niño de Cebu. Kinikayat nito ang mga Pilipino na isabuhay ang kanilang baptismal calling. Ayon sa papal nuncio sa pamamagitan ng binyag, lahat ng mga Katoliko ay nagiging misyonaryo na nagpapalaganap ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng salita at gawa. Samantala, bago ang misa, nagkaroon muna ng reenactment sa kauna-unahang pagbibinyag sa Pilipinas kung saan itinampok ang unang pagkikita ng mga Cebuanos at ang Espanyol sa pangunguna ni Portuguese explorer Ferdinand Magellan, 500 taon na ang nakakaraan. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada! Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, narating na po ng Europe ang panibagong grim milestone matapos itong maitala ang lampas 1 milyon na nasawi dahil po sa COVID-19. Base po sa ilang ulat, ay pumalo na sa 1,288 ang bilang po mga, na mga nasawi sa 52 bansa sa Europa. Ayon kay WHO Technical Lead on COVID-19, Maria Van Kerkhove, narating na ng buong mundo ang critical point ng pandemya. Sinabi po ng kagawaran na patuloy na bumibilis ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa kabila ng mga efforts para pigilan ang paglaganap nito. Mababatid na umabot na sa mahigit 2.9 million ang bilang po ng mga nasawi sa buong mundo, habang nasa mahigit 136 million naman ang dinapuan na ng virus, base po sa tala ng Johns Hopkins University. Brigada Balita Nationwide! Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, asahan na pong uulanin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa trough ng severe tropical storm na may international name na Surigay. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 985 kilometers silangan ng Mindanao. Oras na pumasok ang nasabing weather disturbance sa Philippine Area of Responsibility ay bibigyan ito ng pangalang Bagyong Bising. Taglay ng severe tropical storm ang lakas ng hangin na pumapalo sa 110 kilometers per hour at bugso naman na umaabot sa 135 kilometers per hour. Magdudulot ang trough ng bagyo ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Eastern Visayas at Mindanao. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa, ay asahan na ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsyansa ng pulupulong pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms. Brigada Balita! Mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Biyernes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.45. Sa Canadian dollar 38.62. Singaporean dollar 36.30. Sa euro 58 pesos mga kabrigada. Saudi riyal 12.92. Chinese yuan 7.43. At sa Japanese yen sa 45 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, DriveMax Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng mga branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM.
the music and news authority. Kada balita nationwide.